mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Angela Lagunzad at si Monica Veralio Tantoco. Pinas at sa buong mundo, ito ang balita. Actually, nagbabarilan na sila ngayon, mga ambus-ambus. Ba't hindi pa lumalala? Pag lumala yan, mapipilitan na kung i-declare yan under community control. 12 munisipalidad sa Maguindanao, posibleng isa ilalim sa COMELEC control. Actually, pag nagbigay tayo ng booster, in a few days, usually mga 5 hanggang 7 days, mahaba na yung 7 days. In fact, with some people, mga 2-3 days lang, papanik agad yung kanilang neutralizing antibodies. Bisa ng COVID-19 booster dose, tumataas sa loob ng 5 hanggang 7 araw ayon sa vaccine expert panel. The PNPA is the primary source of commissioned officers of the PNP whose alumni now occupy key positions in the command structure of the organization. 207 sa 229 na nagtapos sa Philippine National Police Academy Class 2002 papasok sa pambansang pulisya. Ang dami kasing factor. Yung iba, sinasabi, hindi naman daw sila lalabas. So no need na magpabaksin kasi nadudul lang naman daw sila sa bukid. 70% vaccination rate sa Masbate hindi pa rin naabot dahil sa takot sa COVID-19 vaccine. Magandang hapon! Tayo po ay sabay ang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,835 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Posibleng isa ilalim ng Commission on Elections o COMELEC sa COMELEC control ang 12 bayan sa probinsya ng Maguindanao. Samantala, hindi naman isa sa ilalim ng COMELEC ang lalawigan ng Abra sa COMELEC control. Ito ang balita ni Dante Amento. Actually, nagbabarilan na sila ngayon, mga ambus-ambus. Ba't hindi pa lumalala? Pag lumala yan, mapipilitan na kung i-declare yan under community control. 12 bayan sa probinsya ng Maguindanao ang binabantayan ngayon ng Commission on Elections. Ayon kay COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan, ang mga ito ay itinuturing na highly contested areas. Ibig sabihin, matindi ang labanan ng mga magkatunggali sa politika. Gayunman, hindi pa pinangalanan ng komisyon kung ano ang mga bayan na ito. Bukod dito, posible na isa sa ilalim din ang komisyon sa COMELEC control ang ilan pang lugar sa Lanao del Sur tulad ng Marawi, Butig at Basilan sa Zambasulta area. Ginagamit nila yung mga private armed groups including the ISIS, yung Daula Islamiya. Ginagamit nila sa election, nababaril sila, tapos yung mga tao, tumatak yung mga tao, tapos pinipilap nila yung mga baluta. Samantala, batay sa ginawang rekomendasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, hindi na kailangan ang lalawigan ng Abra na isa ilalim sa COMELEC control. Ito ay sa kabila ng nangyaring engkwentro sa pagitan ng PNP at mga tauhan ng Vice Mayor ng Pilar Abra Kamakailan. Nakausap po ang ating mga leading general sa AFP at sa PNP. At ang ating COMELEC Regional Election Director, ang sabi sa akin ay hindi kailangan i-deklara ang Abra under COMELEC control. Kanina, lumagda ng Peace Covenant ang mga kandidato sa Abra para sa mapayapang pagdaraos ng eleksyon. Ayon sa COMELEC, mahalaga ang hakbang na ito para matigil na ang mga insidente ng karahasan sa lugar. Abra has been associated with election-related violence in the past. So I now call on all candidates to work together to erase the moniker of notoriety. Let us strive to respect the people's vote and the sanctity of the ballot. Ito na ang pang-apat na peace covenant na nilagdaan sa iba't ibang lugar sa bansa. Una ay sa Marawi City sa Mindanao, Catbalogan City Samar sa Visayas at Lucena City sa Quezon Province.
Samantala, pupuntahan din ng COMELEC bukas ang Basilan at susunod ang Dumaguete City sa Negros Oriental para lumagda rin ng Peace Covenant doon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananatiling offline ang online precinct finder ng Commission on Elections mahigit 2 linggo bago mag-eleksyon. Sa isang mensahe, sinabi ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia na handa na sila para sa May 9 elections. Ang tanging hinihintay na lamang nila ay ang Department of Information and Technology or Department of Information and Communications Technology. Inilunsad ng COMELEC ang precinct finder upang malaman ng mga botante kung saan presinto sila boboto sa araw ng halalan. Tinawag ng kampo ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na pangungutya ang ginawa ni Walden Bello na pagpasok sa session hall ng sangguniang panglungsod. Ito ay sa kabila ng pagdedeklara ng lungsod kay Bello na persona non grata dahil sa mga ipinupukol nitong alegasyon sa lungsod. Tila nagpasaring naman si Baste sa ginawa ni Bello. Ito ang balita ni Lucille Lloren. Sa larawang ito, makikita ang paglalakad ni Vice Presidential Candidate Walden Bello sa gitna ng session hall ng sangguniang panglunsod sa Davao City. Ito ang mismong lugar kung saan ipinasa ang resolusyon na nagdedeklara kay Bello bilang persona non grata sa lungsod dahil sa mga aligasyon nitong Drug Center of the South ang Davao. Umakyat si Bello sa pwesto ni Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Umupo sa upuan nito at ipinukok pa ang gavel. Marami ang hindi umayon sa ginawa ni Bello. Kabilang narito ang kampo ni Mayor Sara Duterte Carpio. Ayon kay Liluan Mayor Cristina Garcia Frasco na tagapagsalita ni Mayor Sara, isang mockery o pangungutya ang ginawa ni Bello. Pang-iinsulto umano ito sa mga Davaoenyo at nagpapakita lamang sa totoong kulay ni Bello. Banat pa ni Frasco ang reklamong cyber libel laban kay Bello at ang pagdedeklara ng Davao City sa kanya bilang persona non grata. Gayun din ang pagkabigo ni Bello na patunayan ang mga aligasyon nitong illegal drug activity sa Davao City ay resulta lamang ng kanyang naging mga aksyon at mga akusasyon. Sa unang official statement naman ni Vice Mayor Baste, sinabi nito na maraming mga bagay na dapat mas bigyang tuon ang City Council at ang ginawa ni Bello ay di na dapat pansinin. Pero sa post nito sa Facebook, tila nagpasaring si Baste. Nag-usap na daw sila ni Bello at sinabi umano ni Bello sa kanya na paglaki niya ay nais nitong maging vice mayor. Nasa Davao City si Bello kahapon upang maghain ng counter affidavit laban sa cyber libel case na isinampa sa kanya ng dating public information officer ng lungsod na si Jeffrey Tupas. Matapos nitong akusahan si Tupas na sangkot sa illegal na droga. Pero giin ni Bello, politically motivated ang isinampang kaso sa kanya dahil sa mga hamon niya na humarap si Mayor Sara sa mga debate. Pagkatapos maghain ng counter affidavit, nagtungo ito sa sangguniang panglungsod kung saan hiniling ni Bello na inalify ang resolusyon na nagdedeklara sa kanya bilang persona non grata. Pero ayon kay Davao City 2nd District Councilor Danilo Dayang Hirang, pinaninindigan ng City Council ang naging desisyon nito. Wala pang bagong tugon si Bello tungkol dito. Lucille Lloren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinagawa kahapon ang unang ballot feeding sa vote counting machines sa Philippine Consulate General sa Chicago, USA. Nanawagan naman si Philippine Consul General Susana Paez sa mga kababayan na makiisa sa isinasagawang overseas absentee voting. Ito ang balita ni Chris De Leon. Nagsimula nang dumating sa Philippine Consulate Office sa Chicago, USA, ang mga balota ng mga kababayang bumoto sa Midwest na bahagi ng bansa para sa overseas absentee voting. Nakapagsagawa na ng ballot feeding sa vote counting machines o VCMs kahapon. Kalinsabay nito na nawagan si Philippine Consul General to Chicago, Susana Paez, ng pakikisa ng mga Filipino-American voters sa ginaganap na overseas voting. Kung han yung bansa natin, sana mag-participate po kayo. Importante po ang inyong boses at dapat itong marinig sa halalan na ito. Pinaalala rin nito na tiyaking matatanggap ng konsulado ang balota bago ang 6 p.m. local time sa May 9.
alalahanin ni Conjen Paes ang posibilidad ng mababang turnout ngayong taon. It's always a concern yung low voter turnout. Kasi nga naman, malaki ang libo ang pinag-usapan natin registered voters. And then, kung madami doon ang hindi mag-vote, sayang naman. Well, syempre, sana inaasahan ko 100% at least. Pero, realistically, magiging happy na ako kung mapantayan natin yung 2016 figures na 40% ng voters. So, that would roughly translate ng 8,000 to 9,000. Wala namang nakikitang problema si Conjen Paes sa halalan at fully operational na ang staff nito. Ayon pa sa kanya, maaring natanggap na ng ating mga kababayan ang kanilang mga balota mula sa US Postal Services. Tuwing Lunes at Huwebes naman ang ballot feeding sa konsulado sa Chicago para sa mga dumarating na balota. Nasa 22,427 ang registered voters dito sa Philippine Consulate sa Chicago. At mula rito sa Chicago, USA, Chris De Leon, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng bagong tatag na Department of Migrant Workers. Sa ilalim ng bagong departamento, mas mapabibilis at magiging accessible na ang mga serbisyong kinakailangan ng mga overseas Filipino workers, pati na ang iba pa nating mga kababayan na nagnanais na magtrabaho sa abroad. Ito ang balita ni Joanan. At okay, ay inaprubahan na po ng parangan niya yung kung draft IRR, Implementing Rules and Regulations ng ating bagong departamento, Department of Migrant. Inaasahang mas magiging mabilis na ang pagproseso sa mga aplikasyon ng mga kababayan natin na nais magtrabaho sa ibang bansa ngayong inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Implementing Rules and Regulations ng bagong Department of Migrant Workers. Ang inaprubahang IRR ay binalangkas ng Transition Committee ng ahensya kasama ang Philippine Overseas Employment Administration. Paliwanag ni POEA Administrator Bernard Olalia, nakapaloob sa naturang IRR ang pagkakaroon ng regional offices ng Department of Migrant Workers sa mga probinsya upang hindi na dumayo pa ng Metro Manila ang mga kababayan natin na magpoproseso ng kanilang aplikasyon upang makapagtrabaho sa abroad. Ano po yung DMWA, ang pangunahing layo nito ay magkaroon ng policy commitments. At yung servisyo po ay ilapit natin sa ating mga clientele, lalo na sa mga miramahan po namin po ang tradisyon, no? Dahil po sa ito pong ating existing systems of UA, highly centralized po yung ating proseso, no? Doon po sa PMW, ilalagay po natin sa regional provincial offices yung pangunahing servisyo para po sa mga ating OFW. So, ibig po sabihin, makakapag-proseso na po sila sa kanilang mga probinsya. Bukod sa processing ng mga dokumento, maaari na rin gawin ang adjudication function ng POEA sa mga regional office ng Department of Migrant Workers. Ibig sabihin, maaari nang ihain ng mga OFW ang kanilang reklamo kahit hindi na sila magsadya sa central office ng POEA. I-decentralize na po ito at ilalagay na po sa mga regional at provincial offices, magkakaroon ng mga indicators yan at maaari na po na pagsamba ng mga recruitment violation cases yung ating mga nabiktima ng OFWs na hindi na po kinakailangan pumunta pa dito sa central office sa Gagawin na ring Office of the Department Migrant Workers Secretary ang POEA Administrator. Samantala, nilinaw naman ni Admin Olalia na wala halos ipinagkaiba ang pirmadong IRR sa naunang bersyon na isinumite ni DMW Secretary Abdullah Mamao. Ayon kay Olalia, target nilang mailabas ang plano sa mga magiging staff ng bagong ahensya sa darating na June 3, kasama na ang pagbalangkas ng budget para sa 2023. Disyembre noong nakaraang taon, nang pirmahan ng batas para maitatag ang bagong ahensya para sa mga OFW. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maglalabas ng show cause order ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board
o LTFRB laban sa mga provincial bus operators. Kaugnay ito sa paglabag ng bus operators sa window hour scheme. Sa isang panayam, sinabi ni LTFRB Executive Director Christina Cacion na gumawa na ng draft ang kanilang legal department at posibleng ilabas ito ngayong araw. Maraming pasahero ang na-stranded kahapon dahil sa kawalan ng masasakyan. Bunso nito ng desisyon ng ilang operator na bumiyahe lamang ng alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga kung kailan sila pinapayagang gumamit ng kanilang private terminals. Maaari nang lumabas anumang oras ang review at final recommendation ng Health Technology Assessment Council o HTAC para sa rollout ng second booster dose sa ilang sektor. Ayon sa Vaccine Expert Panel, malaki ang maitutulong ng second booster dose para mapataas pa ang proteksyon laban sa COVID-19. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Actually, pag nagbigay tayo ng booster, in a few days, usually mga 5 hanggang 7 days, mahaba na yung 7 days. Mm-hmm. In fact, with some people, mga 2-3 days lang, babalik agad yung kanilang neutralizing antibodies, no? Mm-hmm. Malaki ang tiyansang maagapan ang panibagong surge o pagtaas muli ng COVID-19 cases sa Pilipinas kapag mas marami na ang may booster shot. Sa gitna pa rin ito ng mga banta ng mga lumitaw na COVID-19 variant at Omicron sublineages. Kaya naman ayon kay Vaccine Expert Panel Chairperson Dr. Nina Gloriani, napapanahon na rin na maibigay na ang second booster sa mga nasa high-risk population gaya ng healthcare workers, senior citizens at mga may sakit o mahihina ang immune system. Sa pamamagitan nito ay lalong mabibigyang proteksyon laban sa malalang epekto ng COVID-19 ang naturang mga sektor. So makakatulong yun sa pagtaas ng proteksyon against any possible yung exposure or yung surge. Mm-hmm. So importante na timely din ang ating action, no? Para hindi nahuhuli at ma-expose yung ating mga kababayan. Pinapaalalahanan din ng VEP ang mga maaari ng makatanggap ng second booster na ihanda ang sarili at mga kailangang dapat dalhin. Kailangan din na may patunay na nakatanggap na sila ng kanilang first booster dose. Maglalabas din anya ang DOH ng mas detalyadong guidelines. Ang dapat nilang dalhin ay yung kanilang original vaccination cards, no, na naka-receive na sila ng primary series ng vaccination at yung booster nila, yung first booster. Tapos isang ID nila, mm-hmm. And then kung nasa H3 sila, medical certificate na sila ay immunocompromised nga. Ayon pa kay Dr. Gloriani, sa ngayon ay wala pang rekomendasyon na magbigay ng second booster dose sa lahat ng sektor, lalo na sa mga maituturing na generally healthy individuals. Muli ring ipinaliwanag ng DEP na hindi kailangang kaparehas ng primary series ang matanggap na booster dose ng isang individual. Ang brand ng matatanggap na booster dose ay depende rin sa availability nito sa lokal na pamahalaan o sa supply sa bansa. May rekomendasyon na rin ng VEP sa Food and Drug Administration sa pagbibigay ng booster dose sa mga 12 to 17 years old. Ngunit kailangan pa rin anya itong suriin at aralin ng HTAC bago maaprubahan at simulan ang rollout sa Pilipinas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Problemado pa rin ang Masbate Provincial Interagency Task Force sa mga residente na ayaw ng COVID-19 vaccine. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 2 ang Masbate dahil sa mababang porsyento ng mga nababakunahan sa probinsya. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Ang dami kasing factor. Yung iba, sinasabi, hindi naman daw sila lalabas. So no need na magpabaksin kasi nadudun lang naman daw sila sa bukid. Yung iba nga, yung kasabi ko nga, natatakot sila. Siguro, kailangan siguro ng mas maiting na information dissemination sa tungkol sa vaccination. Kasi yung iba talaga, ayaw talaga, hindi mapilit. Hindi pa naaabot na Masbate ang kanilang 70% target vaccination rate. Kaya naman patuloy na naghahanap ng paraan ang Masbate Provincial Interagency Task Force upang mapataas pa ang bilang ng mga nagpapabakuna. Mahigit 20,000 senior citizen at mahigit 300,000 kabilang sa eligible population pa ang dapat na mabakunahan. Panawagan naman ng Provincial IATF sa mga LGU officials sa pagtulungan mahikayat
ang mas denteng may hesitancy pa sa pagbabakuna na nasa kanilang nasasakupan. Sa ngayon, nanatili pa rin sa Alert Level 2 ang Masbate Province kahit pa mahigit isang buwan nang walang naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Yung dalawang criteria na lagi tayong bumabagsak ay doon sa vaccination rate. Kasi malayo pa tayo doon sa 70% o 80% doon sa ating target population. At the same time, doon sa senior citizen natin. Sa tala ng Regional Epidemiology Surveillance Unit ng Department of Health o DOH Bicol, may 88 na lang na aktibong kaso ng COVID-19 sa tatlong isla ng Masbate. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanghal na class valedictorian ng PNPA Alab Calis Class of 2022 ang kadeteng Tubong Iloilo. Bukod dyan, kabilang din sa top 10 ng klase ang anim na mga kababaihang kadete. Ito ang balita ni Lea Ilagan. The PNPA is the primary source of commissioned officers of the PNP whose alumni now occupy key positions in the command structure of the organization. Papasok sa Philippine National Police ang halos lahat na nagtapos sa PNPA ngayong taon. Sa 229 na mga kadeteng nagtapos, 207 ang nais na magpulis. 11 naman ang papasok sa Bureau of Fire Protection o BFP. 11 din ang sasali sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ayon kay PNP Chief Police General Junardo Carlos, ang mga nagtapos sa PNPA ang pinaghuhugutan ng pambansang pulisya para humawak ng matataas na posisyon sa Philippine National Police. Pasok sa top 10 ang anim na babaeng kadete, habang class valedictorian naman si Police Cadet Ernie Alarba Padernilla na Tubong Iloilo. Kwento niya, nakagraduate na siya bilang magna cum laude sa kursong criminology nang mapagdesisyonan niyang pumasok sa akademya. Doon po sa loob ng academy, inuhubog po kami physically, mentally, emotionally, spiritually. Lahat po ng aspeto ng aming pagkatao para po kami ay maging handa sa totoong laban the moment na we graduate at the Philippine National Police Academy at maging isang public safety leaders po. Nangako naman ang class salutatorian na si Cadet Regina Joy Belmi Kagiwa ng Taguig na dadalhin sa pagseserbisyo publiko ang lahat ng natutunan sa PNPA. Matitiyak po ninyo na po kami po ay maghahatid po ng 100% na serbisyo po sa ating publiko at sa ating pong komunidad po. Ayon kay PNPA Director Police Major General Alex Sampaga, naging hamon para sa pag-aaral ng mga kadete ang kasalukuyang pandemya at malaking adjustment ang ginawa nila para matiyak na mananatili ang kalidad ng pag-aaral sa PNPA habang sumusunod sa safety standards. Sa totoo po ay napaka-challenging po talaga. Number one doon yung redesigning of the educational and the teaching system. Nandun yung nagkakaroon tayo ng blended lecturing mood. Nandun yung nag-resort tayo sa virtual. Kasi napakahirap po para sa mga professors pumunta doon. Kahit sila na mismo, yan ang napakahirap kung paano natin i-adjust ang pag-deliver ng classroom instruction sa loob ng academy. Ang class valedictorian ay tumanggap ng Presidential Kampilan Award, habang ang salutatorian naman ay tumanggap ng Vice Presidential Kampilan Award. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na pababalikin sa kanilang mga barangay kung saan nangyari ang landslide sa Baybay City ang mahigit 700 mga landslide survivors. Ito ang balita ni Cyrix Rimanes. Nananatili sa mga evacuation centers ang nasa 700 landslide survivors sa Baybay City sa Leyte. Sa isang panayam, sinabi ni Baybay City Mayor Jose Carlos Cari na hinahanda na nito ang mga temporary shelters na paglilipatan ng mga survivors. Kasunod ito ng kanilang desisyon na huwag nang pababalikin sa landslide areas ang mga residente dahil masyado ng delikado. Ito ay base na rin sa rekomendasyon ng Mines and Geosciences Bureau. Wala pa namang binanggit ang alkalde kung saan ilalagay ang mga residente dahil pinag-aaralan pa ito ng lokal na
pamahalaan kasama ang MGB. Nitong matris lang, may 6 na pamilya muli mula sa Barangay Makinhas sa Baybay City ang inilikas ng lokal na pamahalaan dahil nakatera ito malapit sa pinangyarihan ng landslide. Sa ngayon, search and retrieval operations na lang ang ginagawa sa mga landslide area sa Baybay City. Gayunman, pahirapan pa rin ito dahil masyadong malambot ang lupa at lumulubog ang mga rescuers. Patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng mga nare-recover na mga bangkay sa Baybay City, kung saan aabot na ito sa 126, habang 66 naman ang pinaghahanap hanggang ngayon. Cyrus Rimanes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapagawa ng makeshift polling precincts ang Commission on Elections para sa mga lugar na nasa lantan ng bagyong Agaton. Sinabi ni COMELEC Executive Director Bartolome Sinocruz Jr. na nag-issue na sila ng direktiba sa regional offices para sa konstruksyon ng mga ito. Samantala, tiniyak naman ni Sinocruz na walang election para Fernelias ang nasira ng bagyo, kabilang ang mga vote counting machines. Nagsalita na si presidential candidate at Vice President Lani Robredo laban sa mga pahayag ng kapwa-kandidato na si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Ayon sa pangalawang pangulo, ayaw na niyang patulan si Yorme. Samantala, may panawagan naman si Calyody de Guzman kay Pangulong Duterte kaugnay na nangyayaring insidente ng pamamaril sa Bukidnon. Ito ang balita ni Jorlin Delgado. Laban lang namin dalawa. Yung laban nito ng bayan natin, may mas malaking laban na kailangan nating palalunin. Hindi na tayo mag-suspend ng time na makipag-away sa ibang kandidato kasi yung laban na to is more than all of us combined. Hindi napapatulan ng independent candidate na si Vice President Lenny Robredo ang mga naging komento ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso laban sa kanya. Kabilang na riyan ang panawagan ng alkalde na umatras na sa pagkapangulo si Robredo at ang hamon na i-deny ang umano'y pagpapaatras ng pangalawang pangulo sa ibang kandidato. Giit ni Robredo, hindi siya magpapadistract sa mga nangyayari. Itinanggi rin ni Robredo ang akusasyon na sinabi niya umano na magkakagulo ang bansa kapag natalo siya sa pagkapangulo. Siguro ibabalik ko yung question sa media. Narinig niyo na ba ako at any point na sinabi ko yun? Kasi ako, never ko yun sinabi. Yung sa akin lang, ayoko na kasi siyang patulan. Dahil may mas malaking laban tayong hinaharap. Hindi ito away ng mga kandidato, pero pinaglalaban natin yung bayan natin. Balik Cebu ngayong araw ang tambalang Robredo Pangilinan kung saan binisita nila ang kanilang mga taga-suporta sa Bantayan Island at mga lungsod ng Bogo at Danao. Isang grand rally naman ang gaganapin sa Mandaue City. Una nang bumisita ang Lenny Kiko team sa katimugang bahagi ng probinsya noong Pebrero. Kumpiyansa naman si Robredo na mauulit ang kanyang panalo sa Cebu sa kabila ng pagsuporta ng gobernador ng probinsya na si Gwen Garcia sa tambalang BBM Sara. Noong 2016, malaki ang ipinanalo ni Robredo sa Cebu na siyang probinsya sa bansa na may pinakamaraming botante para sa 2022 elections. Samantala, sa Occidental Mindoro naman, nangampanya si Senator Panfilo Lacson kasama ang ilang senatorial bets. Dito sinalubong sila ng kanilang mga taga-suporta, pati na ni San Jose Mayor Romulo Festin. Bigyan ng right muna yung first right to fish within the municipal waters noong mga fishermen doon. Kasi kung dinadayo at malalaki yung mga fishing boats, wala laban yung ordinary fishermen. Palawakin natin yung alliance with the stronger countries, ano, yung militarily strong countries na pwedeng at par with China. Sa isang press conference, sinabi ng senador na dapat mapag-aralang muli ang fisheries code ng bansa upang mabigyan ng karapatan at maprotektahan ang mga Pilipinong mangingisda. Sang-ayon naman si Lacson na dapat ilabas ng Bureau of Internal Revenue ang demand letter nito sa pamilya Marcos kaugnay ng pagsingil sa estate tax. Kasi national interest yun eh. Imagine 203 billion pesos if it's really the correct figure. That could change the lives of many Filipinos. Samantala, nagsagawa naman ng press conference ang laban ng MASA kasama ang mga leader ng Manobo Pulangyon tribe kung saan ibinahagi nito ang naging karanasan sa insidente ng pamamaril sa Bukidnon. Dito na nawagan si Calyody de Guzman sa gobyerno na maipatigil na ang pangaagaw sa mga lupain ng mga katutubo.
Kaya ako nananawagan sa kay Pangulong Duterte na sa huling pagkakataon ng kanyang termino ay ipabuwag na yung lahat ng mga political dynasty at ipatigil ang land grabbing hindi lamang sa Mindanao kundi sa buong bansa. Yun ay siguro ang pinakamaganda niyang magagawa. Pumunta rin si De Guzman sa Batangas Provincial Sports Complex sa Batangas City. Sa lalawigan naman ng Rizal, nag-ikot ngayong araw ang grupo ni Manila Mayor Isko Moreno. Nag-courtesy call sila kay Angono Rizal Mayor Jeremy Calderon. Wala namang napabalitang aktibidad ang iba pang presidential bets gaya ni na dating Senador Bongbong Marcos at Senator Manny Pacquiao. Jorlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Exempted na rin sa election spending ban ng Commission on Elections ang subsidy program ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisda. Ito ang inihayag ni COMELEC Commissioner George Erwin Garcia sa pagdinig ng House of Representatives kahapon. Ayon kay Com Garcia, inaprobahan nila ito ng walang limitasyon dahil naniniwala silang mahalagang proyekto ito ng DA noong Wednesday. Una nang hiniling ni Agriculture Secretary William Dar sa komisyon na payagan silang ipagpatuloy ang pamimigay ng 3,000 pisong fuel discount voucher sa lahat ng mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa. Magsisimula ng magdebate ang mga politiko sa Finland ukol sa pagsali nito sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ito ay sa kabila ng nuclear buildup sa Baltic region na nagsisilbing warning ng Russia sa Finland at Sweden. Ito ang balita ni Ann Gonzalez. Sa loob ng ilang linggo, nakatakdang magbigay ng desisyon ang Finland base sa debateng magaganap ukol sa pagsali nito sa NATO. Ito ay ayon kay Finland Prime Minister Sanna Marin. Kalahati sa 200 miyembro ng parliament ay sang-ayon sa pagsali ng Finland sa NATO. 12 dito ay hindi pabor, samantalang ang iba naman hindi pa nagpapahayag ng kanilang posisyon. Batay sa government commissioned white paper na natanggap ng lahat ng miyembro ng parliament kamakailan, kung walang NATO membership umano ang Finland, ay wala din itong garantiyang pangseguridad sa kabila ng kasalukuyang pagiging kasosyo ng alyansa. Nakasaad din sa ulat ang mga implikasyon sa pagiging miyembro ng NATO, gayon din ang pagtaas ng bilateral defense agreement sa pagitan ng samahan. Samantala, dahil sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine, tumaas ang suportang natatanggap ng NATO mula sa mga bansa sa Baltic region. Pinag-uusapan na din ng Sweden kung magsusumiti ang bansa ng bid upang sumali sa NATO. Batay sa isang survey, 57% ng mga mamamayan ang pabor dito. Tumaas ito ng 6% mula 51% noong Marso. Ann Gonzalez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po ito o rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Sa gitna po ng krisis na nararanasan ang buong mundo dahil sa COVID-19 pandemic, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity. Ito po ay ating isinasagawa Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Members Church of God International. Bukas po ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Roma, versikulo 12, kapitulo 16, na nagsasabi, "Nangagkaisa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluhan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan
huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan. Paano namin nasaksihan? Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.